Siguraduhin niyo lang na wala silang mailalabas na gamit, ha? Ano to? Sino ka? Ano ginagawa mo dito? Ako si Attorney de Dios, abogado ni Mrs. Olivia Villaroman. Ini-evict na kayo sa pamamahay na ito. Ano? Makakaalis na kayo at wala kayong pwedeng dalhing gamit. Teka, sandali. Hindi naman po pwede yan. Oo nga, tsaka hindi mo kami pabalais dito, no? Anak ng may-ari yung asawa ko. Conjugal property pa rin ang townhouse na ito. Ngayong wala na si Mr. Villaroman, si Mrs. Villaroman na ang may karapatan sa pamamahay na ito. O sige na, ilabas nila muna yan. Teka, sandali! Sandali, pitawan mo! Sige na! Aubrey! Pitawan mo! Aubrey, bakit kayo nila palabas nila, kuya? Po, yung pinabalay sa tayo dito! Po, sir! Sir, mga kuya, wag nyo kami paalayasin dito. Wala akong bahay, eh. Sige na, palisin nyo na mga yan. Sige na! Lumabas na kayo! Sige na! Ilabas nyo na! Ilabas nyo na! Labas na! Kuya, anong ginagawa natin dito? Aubrey, wala ako ibang maisip eh. Aubrey, eto lang yung alam ko na paraan eh. Baby, nandito na tayo oh. Nanay! Ninang Chona! Nanay! Ninang... Nay! Anak! Nanay! Anong ginagawa niyo dito? Ay, baby! Ay, nanay! Namiss ko to! Oh. Nanay, pinalayas kami ni Ma'am Olivia eh. Ano? Nanay, pwede ba kami dito tumira muna, nanay? Oo naman! Mabuti nga na pagdesisyonan nun na dito na bumalik. Eh, wala naman kaming choice. Kesa naman matulog kami sa kalsada. Hoy, Aubrey, ayusin mo yung pananalita mo. Eh, kung bahay niyo kaya yung ayusin niyo? Ang gumaganda-ganda naman. Aubrey, Boyet, pumasok na tayo sa loob. Pwede kayong matulog dun sa loob. Ikaw, Mia, na dito ka sa labas, maglatag ka dito. Mahaba naman to eh, kasyang-kasya ka. Kahit dalawa mo kasya dyan. Ninang, kawawa naman si Nanay Mirna dyan sa matutulog eh. Pwede din po ba siya sa loob matulog, Ninang Chona? Pasalamat ka, mabait itong si Boyet. Sige, sa loob ka na rin matulog. Tara na. Tara na, Aubrey, pasok na tayo. Boyet, manap ka agad ang malilipatan natin eh. Hindi tayo pwede magtagal dito.